marami na rin tayong paraan para makagawa ng ensamada kahit walang oven. Kaya huwag natin harangan ating sarili sa paggawa ng ensamada dahil sa wala tayong oven. Alam niyo ba na meron tayong 5 paraan para makagawa nito? Aaminin ko sa inyo na iba't ibang paraan ay iba't iba rin itsura ang kalalabasan nito. At kahit anong appearance sa magiging kalabasan ng ating mga paraan na paggawa ng ensamada, ay mananatili itong masarap at malambot. Tatalakayan natin mamaya, kaya keep watching! So itong video na to ay ipapakita ko muna sa inyo ang paraan number 1. Itong paraan na to ay parang gumagawa lang tayo ng donut dahil pipirutuhin natin ito. Sa bowl, pagsamahin muna natin ang harina, asukal, salt, at instant dry yeast. Haluin ito. Tsaka natin isa-isa ilagay ang warm milk, kalahati ng itlog, butter. Haluin ulit ito. Kapag medyo mahirap na itong haluin, it's time to knead the dough for 10 minutes. Takpan and keep this in one place for 1 hour or hanggang sa magdoble na ang size sa ating dough. Dinivide ko ang ating dough ng 7 o pwede rin 6. Ang total nito ay sinundan ko sa pag-weight sa scale ng kada isang dough para uniform ang kanilang size. Takpan ito ng towel para hindi mag-dry ang dough. Ang ating first step ay tiklopin mo muna natin ito ng maigi at make sure na ito ay makinis dahil kapag hindi ay makikita niyo yung resulta mamaya. I-roll ito ng pahaba na may sukat na 12 inches. Normal lang sa dough na mag-shrink in few seconds. So makikita niyo na 12 inches ang haba kanina. Ngayon ay 11 inches na lang. At ngayon naman ay 10 inches. Kaya naman habang tayo ay nagro-roll, ay pasobrahan natin ito ng additional 3 inches. Galaw-galawin natin ito ng konti para mabilis ito mag-shrink. Ayan, so makikita nyo na eksaktong 12 inches na ang ating dough. At ang ating next step ay ilapat natin ito pa swirl. Huwag natin higpitan ng paglapat ng dough habang ito ay ini-swirl para meron pa silang space mamaya for second proofing or for final fermentation. Para naman sa ating paraan number 2, ay pwede kayong gumamit ng kaldero na katulad ng ginamit natin for no-bake pandesal.
Nagbibigay din ito ng init na katulad na ginagawa ng oven. Yun nga lang, kailangan natin ito i-preheat for long time, maybe 10 to 15 minutes. At kakailanganin din natin dito ng thermometer. Ang paraan number 3 naman ay pan steaming. So gagamitan tayo dito ng pan at malagay ng konting tubig at ilagay dito directly kahit anong doon na gusto nyo lutuin. Kumbaga para tayo nag-half steaming at the same time nagtutusta ang ilalim ng ating tinapay. Paraan number 4. Pwede rin tayo gumamit dito ng stovetop pizza na mabibili ng murang-mura sa market. Ito rin ginamit ko na paggawa ng ating pizza. Kakailangan din natin dito ng thermometer. At ang last, paraan number 5. Para-paraan lang talaga ng paggawa ng improvised oven. Pwede gumamit na lalagyan ng oil or biscuit. Linisin lang ito. Ikat according sa design ng oven. Kakailanganin din natin dito ng thermometer. Guys, kung meron pa kayong alam ng pangparaan number 6 or number 7 or up to 10, pakisulat na lang sa comment box at kung paano ito gamitin. Cover and keep this in one place for 15 minutes. So mapapansin nyo dito na kahit sinilid natin ang dough kanina ay bumubuka pa rin ito. So para ito ay maiwasan na bumaka ulit habang ito ay pinipirito ay naglagay ako ng toothpick. Dahan-dahan lang dapat ng pagtusok at maid lang dapat ang paghawak natin ng dough para maiwasan ito ma-deform. Kung ako naman ay tatanungin personally, ay gusto ko yung paraan number 2. Kasi ang texture ng bread na outcome dito ay parang katulad din na parang gumagamit tayo ng oven. Kayo guys, ano gusto nyo yung paraan number 1, number 2, 3, 4, or 5? Paki-write down na lang sa comment box. Magpainit muna tayo ng mantika at i-check ng toothpick. Kapag may maliliit na bula na lumalabas na sa ating toothpick ay it means na ready na ang ating oil. At lutuin natin ang ensaymada over low heat for 2 to 3 minutes or hanggang sa mag-golden brown na ito. So kanina guys, nasabi ko na tiklupin natin ng maigi at dapat i-smooth natin ang pagrolyo ng ating dough kasi ito yung mangyayari. Kaya ko nga pala nalagyan ng toothpick kanina sa ating ensaymada dahil nangyari ito sa ating cheese-filled ring donut na ginawa natin last month. Hindi kasi enough ang pag-silda ng ating donut, kaya ito ay bumuka. Let rest completely in room temperature at habang tayo ay naghihintay ay gagawa muna tayo ng toppings na cream. Sa bowl nilagay ko lang dito ang room temperature na butter. I-whisk ito hanggang sa mag-cream na ang butter. Tsaka natin dito ilagay ang all-purpose cream. Haluin ito for 2 to 3 minutes. Sa pag-prepare naman ng ating fried ensaymada, ay tanggalin mo muna natin ang toothpick.
mabahe tayo dito ng first coating. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday, it's a chance to start over new. 'Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. At ang ating final coating na medyo marami ng konti. At ang ating third step ay depende sa inyo kung ano gusto nyong ilagay na pang-toppings. Pwede rin cheese for a special label at sugar naman for classic label. Pwede rin tayo gumamit dito ng itlog na maalat for toppings. Hi guys! At dito na tayo sa ating portion na tikiman. At alam ko mga excited dyan, mga mommy home bakers or mga business bakers dyan na gustong-gusto talaga na gumawa ng ensamada pero wala silang magawang paraan kasi wala silang oven. So ito, isa sa mga paraan na pwede tayong gumawa ng ensamada na may technique lang tayong konting ginawa na nilagyan natin ng toothpick yung gilid nito. Ayan. Kasi syempre meron na tayong experience na gumawa tayo dati ng ring donut with cheese. So, yung toothpick naman, at kung marami kayong gumawa, pwede nyo naman i-reuse yung toothpick. Okay lang naman yun. Wala naman siguro na chemical reaction dito sa ating ensamada kasi wood naman siya. Or any wood na pwede natin gamitin, tusukin. Ayan. Ah, excited ako. Yung nagbe-brainstorming ako. Brainstorming. Gustong-gusto ko itong gawin talaga para sa inyo. Pero syempre, bago yan, please subscribe and like our videos kasi syempre this is how I support our channel, to show to support our channel. Sarap, simple lang yung cream natin. Kain na. Ay, lambot. Ay. Yes, ang lambot niya. Wow, dahan-dahan. All-purpose lang yan, ha? Hindi siya bread flour. Oh, diba? Ang lambot, dahan-dahan. Wow. Ang sarap. Ang ating special na ensamada cream with cheese on top. Wow. Dahan-dahan. Oops. Guys, ang lambot niya. Kain. Dampi pa lang sa aking bibig. Ang cheese. Wow. Guys, wala na ako ibang masabi. Ang sarap. Giyahin niyo yung ating recipe. Alam ko mapaproud sa inyo kung sino naman gusto niyang pagbentahan ito or bigyan. Ang sarap. Nga pala kung gusto niyo ito ibenta, meron tayong costing na sample doon sa description box. Kasi pagpasensyahan niyo na at hindi talaga ako naglalagay ng presyo sa ating video. Kasi nga, natatakot ako baka mamaya gayahin niyo yung presyo na nandoon sa video. At mapanood niyo yun after 3 years at baka kayo ay malugi. Depende kasi yun sa lugar natin kung competitive ba yung ating lugar or kung ang lugar naman natin ay konti lang yung kakompetensya natin. So, depende yun sa margin na kung gaano natin ilalagay yung percentage. I mean, yung margin nga. So,
Para maintindihan nyo kung paano o kung magkano dapat ilagay natin sa margin, makikita nyo yun sa description box yung link. At pag-aralan nyo, basahin nyo, malalaman nyo yun. At depende nga yun kung marami tayong kakompetensya. So kung marami tayong kakompetensya, mas babaan natin yung margin natin. Kasi nga syempre, di ba, alam nyo na yun. Ayun po guys, maraming pasalamat sa inyo lahat at advance Merry Christmas. Bye! Thank you sa panonood. Oh oh, la la la, oh oh, la la la, oh oh, la la la, making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yes, yeah, been my